Ang ating pagbasa ngayong Huwebes, Enero 26, ay hango kay San Marcos 4:21-25. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "Sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan o kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig." Idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating Faith Food Reflection ay mula kay Brother Christian Custuna mula sa Hand of the Sower Catholic Community. "Makinig ka naman. Ang may pandinig ay makinig." Sa buhay natin bilang isang Kristiyan, ang pakikinig ay napakahalaga lalo na sa ating pananampalataya. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung may mangaral tungkol kay Kristo. Roma 10:17. Maraming bahagi sa ating buhay kung saan tayo ay nakikinig. Ang isa dito ay noong tayo'y mga mag-aaral pa, kung saan sa buong maghapon sa eskwelahan, tayo'y nakikinig sa ating guro at mga aralin. Ganon din sa mga nasa larangan ng musika. Upang matutunan ng isang awitin, ito'y kailang pakinggan ng maraming beses upang ito'y maawit o matugtog. Pati na rin kung tayo'y pinaghihingahan ng bigat ng loob ng ating mahal sa buhay o kaibigan, tayo rin ay nakikinig ng buong puso sa kanila. Ngunit may mga pagkakataon na napakahirap makinig dahil hindi natin gusto ang nagsasalita o yung kanyang sinasabi. Pero alam naman natin na dapat tayong makinig. Kagaya sa Ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na gamitin natin ang ating mga pandinig upang ang ating buhay Kristiyano ay magdulot ng mabuting pagbabago sa ating pamumuhay. Ang paikinig ay mahalaga sa buhay natin upang tayo pa ay matuto kahit marami na tayong nalalaman sa buhay, dahil ang ating Panginoong Jesus ay hindi nagsasawang nakikinig sa paulit-ulit nating pagdarasal, paghingi ng kapatawaran at sa ating mga hiling. Kaya makinig. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po akong buksan ang aking puso upang makapakinig sa iyong salita ngayon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.